Today guys, gagawa ako ng kalamay. Kalamay sa mais. Usually, yung iba ang ginagawa, yung maha. So, flour yung gamit. Ako naman, yung gamit ko ay talagang literal na mais. So, ito lang yung mga ingredients. Gagamit tayo ng mais. Siyempre guys, gagamit din tayo ng gata ng niyog para mas sumarap yung gagawin nating kalamay. Ito na siya. Then, sa probinsya, ginagawa namin para makuha yung katas ng mais, binabayo namin. Pinabayo namin siya hanggang maduro. So, ngayon, hindi na kailangan ibayo. Meron na tayong blender. So, gagamit lang tayo ng blender para madurog siya. After nyo ma-blend yung mais, guys, kailangan meron kayong malinis na telang damit. Kasi doon natin siya ipipiga. Kasi mas maganda kasi yung magiging resulta pag yun ang gagamitin nating pansala. Pipiga na natin siya guys. Kaya nga, kailangan may damit talaga kayong malinis. Kasi kailangan siyang pigain. Kasi ang kailangan lang natin yung katas niya. Transfer. Kasi hindi na natin kailangan yun. Pag-alapamais na. Make sure lang na walang butas yung damit kasi para hindi lumabas yung ayun, magkaroon ng mais yung kasi nga yung liquid lang ang kailangan yung sabaw niya. So, ito na guys. Ito na yung ipiniga nating mais. Lulutuin na natin siya. Lagay na natin yung asukal. Tulad ng sinabi ko guys, wala akong measurement sa paggagamit ng, ay pagluluto ko. So, gawa-gawa ko is tinatansya-tansya ko lang talaga siya. So, haluin lang ng haluin guys hanggang maluto siya. Hanggang lumapot yung mais. Haluin lang ng haluin kasi mabilis lang siyang maluto. Guys, nung binilend ko tong corn, hinalo ko na yung gata ng nyug dun. Instead of water, gata ng nyug yung gagamitin nyo. Para mas masarap. Kasi pag tubig, mahaluan pa siya ng tubig. So, gata dapat ang gagamitin niyo. Ayan guys, kung nakikita niyo, malapot na siya. So, in 1 minute, pwede na natin siyang tanggalin sa apoy at palalamigin natin siya. So, napakasimple lang ng paggawa ng kalamay sa Bicol. Ito yung ginagawa namin madalas gamit ang mais. Hi guys! Ito na yung outcome na ginawa ko na mais na kalamay. Gawang Bicol. Sana itry nyo guys habang tag-mais pa ngayon. Masarap siya guys. Yun lang. Bye-bye!